Adrian Pangilinan from San Diego Film Collective. Hi, Adrian. Hello. Hi, everyone. Hi. Sabi ko, good evening. Sure lang. Hello, kumusta? Hello, ate. Hello, mga kuya. Thank you for having me. Hello, kabariwas. Hello. Ate, maraming salamat sa good vibes sa parang past 11:30 p.m. ang haba ng araw, pero nasigla ulit ako sa good vibes. So, thank you. Thank you, Gigi. Thank you din po. Salamat. But for my questions, kung okay lang, it's actually directed towards you and your yung naging trajectory ng career mo, ate. So, yung first question ko ay, so as you're sitting here right now, hearing the question, no, Birlam, I'm curious to know, how does it feel na finally natutupad na yung mga pangarap mo since your tawag ng tanghalan days? Because I actually I've been following you since you, ano, yung performance mo ng Araw Gabi. So, like, what are your thoughts? And please share. What in English? Thank Sige you. Po. Okay. Yung pangarap ko lang po kasi before, meron akong pambili. Pambili ng pagkain, pambili ng needs, basic needs. Wala talaga akong makabayad ng utang. Kasi po marami kami utang before. Kasi ano eh, hindi naman kasi talaga namin kaya. Kasi talagang hindi naman ako laki sa yaman. Alam mo yun. Pinakapangarap ko nga lang is ano eh. Makabayad lang ng utang. Yun lang. Tsaka makabili ng food, ng kanin. Isang, kahit isang 2 kilo, 3 kilo bigas. Siguro, nakilala talaga kami kasi yung passion ko and namin sa music. Yun talaga. And at the same time, yung dream ko ngayon, ang pinaka-dream ko lang ngayon is isa lang. Gumaling yung mami ko. Gumaling yung mami ko. Ang second doon is kasama ko yung banda ko lagi. Ayokong iiwan nila ako. Ayokong iiwan ko sila. Kasi ano eh, nami-feel ko sa kanila yung home. Ayaw mo lang kami pauwi ito. Gee, sorry ah. Bumili kasi ako ng ticket. Pabutang wait lang, dito na ako sa moment. Nakancel ko na. Ayaw mo pala akong mali. Iba yung, ano ba? Ang ingay mo. Iba yung ano, contribution nila sa music ko and sa friendship. Yung friendship namin na yung maiinis ako sa kanila, late kayo natutulog. Ang tagal nyo, hintay ko kayo, hindi ako makatulog eh. Yung ganong moment. Para silang kapatid ko. Inis na inis ako sa kanila pag di sila kumakain. Pag sinabi namin, kain na kayo. Ayun, mga ganong moments na naiiyak ako na, alam mo yung little things, na you really admire them sa ganong bagay. I love you. Na ano, kaya ayoko silang mawala. Huwag kayo mamamatay ah. Ayun, ang sarap lang sa feeling. Ito na rin yung dream ko na kasama ko sila. All throughout my career, I just want them to be here with me. Kasama ko sila sa pag ganon. Wag naman ganon. Pag ganyan lang. Mga ganon lang. Ganon. Ganyan. Steady. And at the same time, yung dream to be an artist, that's the dream of my mom. So, it's her dream for me. And gusto ko rin siyang gawin for her. Kasi alam kong matutuwa siya. As in, matutuwa siya. Kasi alam niyo po ba, gusto niya makita niya ako sa billboard. Ay, anak, gusto ko makita kita sa billboard. Tapos ang dami mong billboard. Yung ganyan, no? Yung gusto ko yun. Yung parang si ano, meron pa siya sinabi. Parang si, sino to? Isabelo. Gumagaran siya. As in, gumagaran po siya. Yung mga, basta malalaki yung billboard. Sana meron kang ano ng food, ganyan, skincare. Alam ko na regalo natin sa kanya sa birthday niya. Ano? Billboard. Oh, blackboard lang eh. Actually, ganon. Pwede naman akong gumawa niya sa mga post nila. Actress, not artist po pala. Actress. I just want to thank Sir Miko, Inang, Direk Lauren, Pat,
Sir Darwin, Sir Jonathan, Sir Roxy, may ano, Star Music, Star Magic, Star Cinema, and Rise Art Studios family. I'm really, really thankful kasi kasama ko kayo sa pangarap ko. And thank you so much, Ma'am Charo, for discovering me po. Maraming maraming salamat. Yung lahat ng nangyayari ito, actually, ito yung dream na hindi ko hinahangad. Pero ito yung minamahal ko ngayon. Kaya maraming maraming salamat po. So, Lord, thank you. Yes, thank you, Lord. Gigi, ano yung reaction ng mother mo after kanya mapanood sa pelikula? Yung Four Sisters Before the Wedding. Ang tanga ko daw po. Kasi yun yung role mo eh. Sabi niya, pati yung pangalan mo, Tete? Tapos naiinis siya, pati yun yung pangalan mo? Kasi ganun yung usual reaction niya na parang, ay, wag yan. Tapos sabi ko, maganda yung role ko. Tapos napanood niya na, ang tanga mo dun. Effective yung role mo. Sakto yun. Nagampalan mo talaga. Parang walang pinagkaiba. Kasi no effort on your part din eh. Parang natural. Walang pinagkaiba. Joke lang po. Parang we're living with Love Ming right love now. Love you, G. Happy siya, sobrang happy ng mami ko. Pero kasi syempre, ang una niyang bungad, tanga mo dun. All natural, walang chemical. Sabi niya, GD, nilaglag mo naman ako. For sure, sobrang proud ang mother mo. Yes. Okay, Adrian, do you have another question? Yes, my follow-up question lang. Pati actually, I just wanted to respond dun sa comment na yung ano billboard na pangarap ng ano ina mo na makita. Actually, dito sa States, I'm not sure if it's really true, but I've heard that there's an app where you can actually purchase your own billboard space. And hindi naman masyadong kamahalan, but I think, but let's talk, eh, kasi talagang kapag when it comes to family, at talagang ano rin, that really hits home. So I just want to say that. But my second question is, since you were talking about dreams, what about English na? Talking about dreams na even though hindi mo to pinangarap na talagang binigay sa'yo kasi nga, ano, deserve mo. And now that you are a Rise artist and a Star Magic talent, congratulations ulit. What is a dream role for you? Like a dream role or dream project besides the one that you've announced and the other ones that are, ano, maybe somewhere in the future. Ano po, yung role ko po, yung gusto ko po yung may sakit tapos mamamatay. Yung api, ganun, api. Okay, tapos, Ma'am Charo, bigyan niyo siya ng MMK. Yung ano, yung iiyakan ka. Tapos gusto ko kasi, ay, gusto ko yung mga manonood sa akin, yung iiyak sila. Gusto ko makita silang maiiyak. Ay, namatay si Gigi. Hindi na surprise. Wala nang surprise pag nakita ka, ano. Hindi. Gusto ko yung role na ganun talaga, na yung gusto ko yung may mapapaiyak ako. Kasi very emotional din ako. Kasi I really love to cry when watching movies. Alam mo yon, I just love, ano, crying. Na parang nailalabas ko rin yung sama ng loob ko sa banda. Bakit kami? Yung pag ano, hindi. Pag may problem ka kasi. And pag very caring or very loving ka kasi na parang hindi ka na rin marunong magalit minsan. Ano ba to? Nawala ako, nabasa ko kasi ito eh. May sinusulat yun. Nasaan na ako? Page 2. Hindi. No, yun yan, pag, yung very emotional ka. Very emotional ako pagdating sa mga movies na nakakaiyak. And natutuwa ako sa feeling. Parang ang sarap na feeling pag umiiyak ka. Na parang pagod na pagod ka, tapos nailalabas mo dun sa movie yung iyak mo. Na hindi mo mailabas minsan kapag galit ka. So yun, gusto ko yung mga roles na ganun. And at the same time, gusto ko rin po yung ano, yung, ano ba to? Yung mga away ako. Action, wow. Sambulutan, mga ganun. Yung ano, kontrabida. Gusto ko rin maging kontrabida. Pero at the same time, gusto ko rin maging bida.
bida, pero yung bida na ano din, yung bida parang kontrabida. Yung parang ano, yung parang ako sa stream. Feeling ko ano, magfi-fit sa iyo yung kontrabida. Yung mabait na tumaray na kontrabida. Oo naman. Syempre, pag nabigyan ako ng opportunity, talagang i-grab ko 'yan. Yeah. Medyo magulo po ba? Hindi, okay lang. Mukhang maganda yung role sa'yo, yung saan ka man naroroon ni Claudine Barreto na triplets. Pwede ka pwede ka si Rosario na umiiyak. Tapos pwede ka rin si Rosemary na yung bida, pero... Wow! Oo nga, no? Bagay sa'yo yun. Laking TFC. Pero ate, thank you so much for your time talagang... Kakataba sa puso at salamat po. Keep up the good work and the good day. 555. Thank you, Adrian. Thank you po. Thank you so much. Thank you po, Adrian. Stay healthy po. God bless. Okay. We have a question from Nikki Arampolo of Arampolo Live from LA. Hi, Nikki. Hello, po. Hi, po. Good afternoon. I'm such a big fan, so to virtually meet all of you. Of course, advanced congratulations on projects. My first question is, with the rise of your popularity and just lesson learned from this experience so far, na madadala mo in, going forward with your career? The lessons na natutunan ko, madami po eh. First of all, attitude. Yung attitude ko kasi towards the work. Nasasama ko yung personal life. Naapektuhan yung work ko. So, for example, live streaming namin. Nag-away kami nito. Nag-away kami niyan ni ng musical director ko. Pinakita ko sa stream. No. Dapat, you don't have to do that. Kasi, nasa show ka. Ang daming nanonood sa'yo. And you are inspiring people. Tapos, ganun yung papakita mo. Ano yung walang gana si Gigi. Ang dami, nakaka-attract ako ng negativity. Ano ba yan si Gigi? Ay, walang nang gana si Gigi. Ano ba yan? So, parang nasa utak ko, ano ba itong ginagawa ko? Pero inaway ko siya after ng stream. Inaway. Nag-away kami. Well, it's all part of how we grow. We grow sa away. And that works for us. Pero ang bilis mo mag-adjust, ano? Ang kasi bilis namin mag-adjust. Ang bilis mong natuto. Yung problem is, yung pag-treat mo sa problem, yung ganong bagay, mabilis mo siyang natutunan eh. Ganon pa rin, pero hindi mo na siya napapakita eh. Ang galing eh. And then, you don't have to treat din kasi yung problem as a personal attack. Yes. Pero kasi naging personal. Mahirap yun kasi syempre, artist kami, nakasindi yung puso namin. Kumbaga may apoy siya. So mahirap talaga, mahirap siyang i-conquer yung galit. Pag galit ka, yung inis. Ang hirap niyang alisin agad. Kasi we are not perfect. Even though, we want positivity, yeah, go. But no, there's still something inside you na hurts you, na iinis ka, na may gusto kang sabihin, pero lahat ng yun, it's part of growing. It's you na immature. Dito kami nag-grow actually, na kailangan talaga ihiwalay or intindihin na kasama talaga sa work. Yan po, Nikki. I love that answer. Yes, very well said. So my next question is, because you've done so many cover songs, who is one artist na gusto mong makita
you know, singing your own songs, especially with your upcoming album? Who is one artist you want to see do that? Sabihin kayo. Idol ko po kasi talaga siya, si Ate Reg. And si... Bata-bata sa langit, tama mo, Glock 9 po. Oh, Glock 9. Nice. And ano, Hayley Williams. Hayley, nag-Tagalog. Nag-Tagalog. Hayley! Kinikilig ako. Actually, may mga English songs din kami. So, hopefully. Yes. Thank you again. A dance congratulations to all of you. We're all very excited for the album and the new music. Congrats. Thank you. Po. Thank you. Thanks, Nikki. Yan. May pinapasundot lang Jay, no? See you.